paglilimos, panalangin at pag-aayuno. So lahat na yan, gagawin natin in secret. Hindi na kailangan pamalaman ng tao sa palikid. O katulad nga sinasabi mo ang na bakit isa noo, kung minsan nga totoo yun, hindi natin ginagawang burahin the whole day. Para masabi ng tao na, ay, ako nagsimba ako kanina, nagpapaid ako, nakabuo ako, tingnan mo, kitang-kita mo, ebidensya. Eh ngayon, wala tayong makikita ang ebidensya kasi nga pabudbud. Hindi makikita sa buhok dahil itim yung abo. Wala mahirap talaga po makikitang proof o pruweba na nagsimba ka o nagpabudbud ka ngayon. Sabi, hindi na nagpapahid ang abo, kundi nagpabudbud ang abo. Iba na po yung term. Iba terminology na gagamitin, nagpabudbud. So, ibig sabihin nun, sister, maganda kasi na ito'y mabigyan natin ng emphasis. Apo. Natigit pagdating natin ganito mga ang Kwaresma, di ba? Kasi ito'y panahon talaga ng na tinuturo sa atin ang simbahan. At una, siyempre, ang Panginoon. Sapagkat dito sa Ebanghelyo, ito ang Panginoon nangungusap, sinasabi niya, ito ang dapat niyong gawin. Ito ang dapat maging, sabihin na natin, ay yung maging standard. Hindi yung standard ng tao. Kasi nga sa tao, pag gumagawa tayo ng mga magagandang bagay, mabubuting bagay, gusto natin nalalaman ng iba. Lalo tigit nga, unang, yung talakayan natin, yung paglilimos. Sa paglilimos kasi, di ba, hindi makailangan malaman ng mga tao. Ang mahalaga niyan, ibinibigay mo yan na mula sa puso at hindi na kailangan pang ipagsabi o ipamalita. O ako, nagbigay ng ganito. Katulad ngayon, umiiral sa mundo, di ba, kapag gumanong mabuti. Mas malaki pa nga yung pangalan kaysa doon sa ibinigay, di ba? Totoo po. Donated by ganito sa mga simbahan, di ba? Yung upuan, di ba? Apa. Ang lalaki ng pangalan, ang lalaki ng nakalagay. Nakaukit po minsan na hindi na maaalis kayo. Mahirap burahin yun kasi nakaukit. Buti sana kung pintura, yung time will come, pag pintura, mabubura. Pero yun, wala talagang time, walang chance na mabura. Kung bakit mabubura, nakaukit ka. Apa. Kaya nga sabi ng Panginoon dito, kung kayo gagawa ng mga bagay, mabubuting bagay, huwag nyo nang ipagmalaki, huwag nyo nang i-broadcast, huwag nyo nang sabihin kung kanino man galing. Kasi kapag sabi-sabi sa ating paksang ebanghelyo, kapag gano'n ang ginawa mo, natanggap mo na igantimpala mo. Kasi bakit na igantimpala? Kasi maraming tao, ang bait-bait naman ni sister, ang bait-bait naman ni brother, talagang mapagbigay, mapagkawang gawa. O yun, pupurihin ng tao. Tinanggap na yung gantimpala. Kaya nga sabi rito, sa ating paksang ebanghelyo, huwag nyo nang ipangalandakan, huwag nyo nang ipagsabi. Make it a secret. Amen. Sapagkat alam ng Ama, si inyong Ama sa langit, at siya ang gaganti sa inyo sa mabuting gawa na inyong ginagawa. Amen. Naalala ko lang din po yung salita ng Diyos sa Corinthians, na ang sabi niya po doon na lahat naman ng pagpapagal na ginagawa natin para sa gawain ng Diyos ay may kaakibat ng gantimpala. Yung pagpapagal na yon, katulad ng paggawa ng mabuti sa ating kapwa, na hindi man yan malaman ng kung sino mang tao sa paligid mo. Sabi po doon eh, kahit sa pinakamatalik mong kaibigan o sa mga taong manlalapit sa iyo, kung gagawa ka ng mabuti, paglilimos, ika nga, para sa kapwa mo, lalo tigit nangangailangan, hindi na po natin kailangan pang laging sabihin, ako nga, si tinulungan ko nung nangangailangan. Diba, may mga situation po kasi na hindi man natin mabanggit ngayon. Pero darating, time will come na nababanggit natin siya ulit. Or nasasabi po natin sa ating kapwang, ay, tinulungan ko yan kung bakit siya dumating sa puton. Diba po? Pero pagdating po sa mga ganong panahon, pagkakataon o mga sitwasyon, para na rin nangyaring tinago mo lang saglit pero sasabihin mo rin pala. Kaya nga po gusto ritong ipaalam sa atin na kung gagawa tayo ng mabuti, huwag na nating hayaan na ito ay parang ilabas natin ng may kayabangan. Gusto po kong gamitin yung word na kayabangan. Kasi kapag tumutulong po tayo sa ating kapwa, once na pinagmalaki natin iyan, kailangan natin ipagmalaki dahil yun ang gawain ng Diyos. Pero alam naman ng Diyos ang laman ng ating puso kung bakit natin ginagawa. Katulad po sa salita ng Diyos, inihahalin tulad po dyan yung mga mapagpaimbabaw. Mga saserdote
o yung mga nasa sinagoga, ika nga, na alam po natin na nung panahon ng ating Panginoong Hesukristo, marami po roon ang mapagpaimbabaw. Bilang lingkod ngayon ng Diyos, ngayong panahon ng Kwaresma, wag po nating ihalin tulad ang ating sarili sa kanila na ang mga ginagawa natin ay upang makarinig tayo ng mga papuri sa kapwa-tao. Upang mapalakpakan tayo sa mga ginagawa nating mabuti. Bagkus gawin po natin ito ng lihim na tanging ang Diyos ang pumapalakpak sa mga gawa nating mabubuti. Katulad nga nun, meron isang pangyayari sa Biblia, di ba, natatandaan, Mr. Leal, ng Panginoon kasama kanya mga alagad na nandun sa templo at pinagmamasan ng Panginoon yung mga naguhulog at naghahandog sa templo, di ba? Nakita niya yung mga mayayaman, yung mga may kaya, ang binibigay, malalaki. Samantala, hindi napansin ng Panginoon niya, napansin niya, alin? Yung maliit, yung nagbigay yung isang babaeng bala, nagbigay ng 2 kusing. Apa. At ang sabi ng Panginoon, higit na kinalugdan yun, di ba? Bakit? Ang kanyang pagbibigay talaga ay tao sa puso. Ibig totoo sabihin, from the heart. Alam mo, pagdating niyan sa paglilimos o pagbibigay, hindi naman kailangan malaki. Totoo po. Di ba? Importante dyan ay yung, sabi niya, from the heart. Mm-mm. From the bottom of your heart. Ibig sabihin, galing sa puso. Kasi kung magbibigay ka, ngayon, marami ganyan, magbibigay ka din lang, laki-lakihan mo na. Hindi eh. Kung yun lang kaya mo eh. Di ba? Kung ano kaya mo. Ibig sabihin ko na, Sister Leal dito, yung maluwag sa puso. Apo. Hindi yung malaki nga, pero parang napipilitan ka lang. O sabihin natin, kaya ka nagbibigay dahil gusto mo makilala. Mm-mm. O gusto mong ikaw ay purihin ng tao. Hindi. Sabi nga dito sa ating paksang ebanghelyo ngayon, ang Diyos, hayaan mo ang Diyos ang pumuri sa iyo. Hindi kailangan. Kasi, ito, sinabi, meron ng pangyayari dito. Na, ito yung tigma, ikita ko yung taong ito. Ayokong magbigay ng pangalan. Ayokong mag-name drop. Lagi niya sinasabi, alam mo, kung hindi sa taong yan, hindi ako magiging preacher. Ang tinutukoy niya ako. Marinig ko yun, ang liliit ako. Sabi ko, sana wag nang ulit-ulitin pa na gano'n, ganito. Kailangan naman kasi, alam na ng Diyos yun. Alam na, kasi kung iniisip ko yun, kung laging sinasabi yun, yung reward, nakukuha yun ako. Oo, kumbaga sa ano, parang nakukuha na eh, kasi lagi kang pinupuri, laging sinasabi gano'n. Kaya nga siguro, di bilang pagtugon dito sa paksang ebanghelyo na atin pinagninilayan ngayon. Pag nakita ko ulit yung taon, sabihin ko, huwag mo nang ulit-ulitin yan. Yung reward ko kay Lord, baka maudlot pa. Baka mawala, nawawala tuloy. Kasi, inuuna mo na eh. Ayan, di ba? Kaya nga dito, ipaalala sa atin lahat, kapag meron tayong nagawang mabuti, kahit anong panahon na dumating, huwag na nating ipagsabi. Manantili na lang na sikreto. Apo. Yung kasi sinasabi rito, yun ang nire-require. Make it a secret. Sabi nga dito sa hawak kong komentary, in secret. Lahat ng gagawin mo, in secret. Una nga, yung paglilimos at yung pananalangin. Di ba? Pananalangin. Lahat naman tayo nananalangin. Apo. Ngayon, ang sabi dito, pumasok ko sa iyong silid at isara ang pinto. Mm-mm. Ang tanong ko dyan, Sister, yung ba'y ganun talaga? Literal ba yun? Pupunta ka sa silid, sa kwarto, at isasara mo ang pinto at saka magpe-pray. Ang tanong ko dito, paano pag nasa labas ka? Ganun ba? Parang hindi naman ganun. Apa. Ibig sabihin. Ano? Alam mo, pagkaintindi ko at pagkaunawa dito, ang isasara mo dito, alin, hindi yung pinto ang pintong literal. Kundi yung, hindi mo sinasabing isara yung puso. Ibig sabihin, yung puso mo, ilagay mo sa tamang kalalagayan, di ba? Kasi may commission, may mga prayers tayo na hindi naman tayo nakatitiyak na talagang dinidinig. Mm-hmm. Bakit? Kuminsan may prayers tayo na parang nagagawa mo lang na dahil nananalangin ka dahil gusto mo masabi ng ibang tao, magaling manalangin yan, magaling mag-praise yan, magaling mag-puri yan. Hindi. Pag ganoon, sabi nga, natanggap mo na gantimpala mo. Kaya nga sabi, kung mananalangin ka, pumasok sa iyong silid at isara ang pinto, saka ka manalangin. Ang ibig lang sabihin dito, ganoon pa rin. Make it in secret. Hindi naman kailangang nananalangin ka sa gitna ng maraming tao. Diba? Bigla ka tatawag ng attention. Tapos nagsimula ka manalangin ng malakas. At meron pa dyan, Sister Leal, di ba? Hindi ko ba sinasabing mali, pero
yung pamamaraan. Totoo po. Yung pamamaraan kasi ng pag-pray. Hindi man kasi lahat ng panalangin natin eh alam ng tao. Ay ganito, nananalangin ako. Nag-aayon. Hindi kailan lahat malaman niya ng tao. Ang mahalaga diyan, ginagawa mo 'yan dahil ano? Dahil yan. Yun ang hinihingi eh. Amen. Manalangin tayo. 'Di ba? At kung tayo mananalangin, nakikipag-usap tayo, hindi naman sa tao eh, kundi sa Diyos eh. Di ba? Opo. Mm. Gusto ko po yung sa pananalangin, katulad po ng binanggit nyo, hindi naman po sa isasara, kundi ilalagay natin yung panalangin natin sa ating puso. Mm. Bato-bato po sa langit ang tamaan, huwag pong magagalit. Mm. Pero meron pong mga nananalangin na imbis manalangin mula sa puso, nananalangin na lang parang recitation na naririnig po. Ito po, may mga, di ba po meron po na minsan pagpupunta tayo sa gawain, sa hayo natin. Ako po, ilang beses na po ako nakapunta sa mga hayo na bago po magsimula yung misa ay may rosary. Mm. Alam naman po natin na yung rosary ay paulit-ulit na pananalangin ng Our Father, Hail Mary, and Glory Be. So, kumbaga, may format po iyon kung ilang beses, ganoon. Minsan po ako po, di makikisabay po ng panalangin. Minsan po ako po ay imbis na mabless doon sa mga taong nananalangin nun. Kasi nga, believe ako sa kanila kasi naglalaan sila ng oras manalangin. Pero po yung pag nanalangin po sila, may mic, okay, para rinig na lahat. Pero yung panalangin po, di ba, Aba Ginoong Maria, napupuna ka ng grasya, ang Panginoon sumasa sa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang anak na. Hindi pa po tapos, Santa Maria, opo, which is, kung mananalangin po tayo, kahit taimtim yan, pero nanggaling sa puso at pakikipag-usap sa ating Panginoon, mas natutuwa at nagagalak ang Diyos. Kasi yung isang panalangin na galing sa puso, alam ng Diyos na yan ay talagang sincere. Di ba po? At hindi ko po alam kung kanina po nabanggit ni Father yung sincere. Mm. Di ba? So, dalawang salita yan eh. Opo. Dalawang Latin word. Opo. Yung sin saka sere. Mm-mm. Yung sin, ibig sabihin sine. Opo. Yung sir, ibig sabihin kara. Opo. Yung kara is face o mukha. Kaya pag translate po yun, sin, yung ibig sabihin ng sin, wala. Opo. Pag nilagay mo yung kara, walang mukha. Opo. So, kumbaga, sa format po nung pananalangit, di naman kailangan, kumbaga, hindi siya kailangan ng mukha, parang ganoon. Any form actually is okay with God as long as it comes from our heart or from the bottom of our heart. And it is, kumbaga, yung prayer na yun is a secret communication with Him. Time kung saan tayo ay nakikipag-usap sa Kanya ng taimtim. Para may kwento dyan, pero luma ng joke ito. Yung mga matatawa ka pa dito. Baka Lingay po alam hindi ko ka yan. Namatawa. Kung alam ko po ba yan? Kung alam mo siguro ito, baka hindi ka namatawa. Matagal ng joke to. Matagal ko na hindi ginagamit ito, pero biglang nag-flash sa mind ko eh. Meron daw isang ano pamilya na nanalangin. Siyempre, nag-rosaryo. Nagmumuno usually sa rosaryo, mga lola. Apo. Lola, di ba? Nung araw kasi naagis ng Korean, pagdating ng alas 6 ng gabi, hudyat ng Angelus, takbo na kami ng bahay, uwi na kami niyan, naabutan ko yon. Tapos pagka Angelus, yun na, sisimula na yung Rosario. E ngayon, ito siyempre pag nag-rosa ng orasyon, alas 6 o pasado alas 6, ang namumuno yung matanda, yung pinakamatanda sa bahay, sa tahanan, lola. Ito na. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos sumasayo. Teka, yung ulam ba dyan sa kusina, natakpan nyo? Baka kainin ng pusa. Nasasagot na, Santa Maria ng Diyos. Yun ang sinasabi na. Wala sa puso yung pagpe-pray. Kasi, nasa isip lang. Kasi, nawawala yung ano, yung sabi na natin, yung full concentration. Apo. Kasi pag naalain ka, it is one way. It is our way of talking to God. True. Ito'y communicating to God, pakikipag-usap sa ating Panginoon. Kaya ibig sabihin nun, dapat ibigay natin ng buong buo, puso, isip, at